Libu-libong taga Leyte ang dumating naman sa Cebu, sakay ng barko ng Philippine Navy mula sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Mel, sa ngayon nandito tayo sa supplies hub sa Bactan Air Base. Alam mo, sa ngayon umabot na sa 2 million pounds yung mga relief goods na dinonate ng iba't ibang bansa. Kanina dumating din dito yung mga lumikas galing sa Tacloban, Lula ng C-130 plane. Pero yung nakita natin na mala-exodus na eksena, Mel, mahigit 2,000 katao galing Tacloban ang dumating ng Lapu-Lapu City sakay ng isang barko ng Philippine Navy. Malayo pa lang, kita na ang tila sabik na mukha ng ilan sa halos 2,500 lumikas mula sa Tacloban City papunta dito sa Cebu. Sakay sila ng LC-551, ang logistics carrier ng Philippine Navy na una nang naghatid ng relief goods sa Leyte. Ang ilan sa kanila pumalakpak pa nga habang papalapit sa pier sa headquarters ng Naval Forces Central. Mayroon din gumawa pa ng mga mensahe ng pasasalamat. Isa si Gail na tuwang-tuwang nakatungtong ng Cebu, lalo pa't 16th birthday niya ngayon. Anong ginagawa pang sulat niya? Ballpen. Ballpen lang. Ano yung ba't ka nagpapasalamat? Kasi dinala nila kami dito. Pero may ilan di pa rin malimot ang pinagdaanan nila at ng mga kaanak. Isang linggo matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Nagibaan lahat ng bahay namin. Maraming namatay. Marami pong nalunod. Yung mga kamag-anak ko dyan sa Maynila, awa ng Diyos, buhay po ako. Pero yung nanay natin, hindi ko alam. At saka yung kapatid ko, hindi ko rin po alam. Basta huwag kayong mag-alala sa akin, okay ako. May mga dumating bit-bit pa ang mga imahe ng santong naisalba mula sa baha. May iba naman kasama ring lumikas ang mga alagang aso. Marami ring sugatan na tagad namang nilapatan ng lunas sa mga abrasions o sugat na natamuraw sa pagsuong nila sa baha o pagligtas nila nung kasagsagan ng bagyo. Marami naman sa mga bata may ubo at sipon daw. Ang lalaking ito na pahirapan ang pagbaba sa barko, nagtamo ng pilay at posibleng impeksyon sa binti, dinerecho na siya sa ospital. Marami sa mga lumikas sa Tacloban may mga kaanak dito sa Cebu. Meron namang magbabaka sakaling makasakay ng C-130 pa Maynila. Yung walang pupuntahan sa mga evacuation centers dito muna mananatili. Salamat kami ng maraming po. Oh, dahil sa inanong nila kami dyan sa barko. Hindi kami nakakain 4 na araw. Babalik pa rin kami pero hindi pa sa ngayon. We gave instruction na as much as possible yung mga evacuees feel something na they are welcomed and we are here for them. Mel, dito sa buong Cebu may 4 na evacuation centers para doon sa mga lumikas galing sa Tacloban at iba pang nalasalantang lugar. Bukod sa tulong mula sa local government, dito ay nakikipag-coordinate din naman daw sa kanila yung DSWD National para naman sa mga relief goods. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.